nga po sa inyong lahat. Ako nga po si Christopher na Ross ng Tribes Bicol. Ano, ang ating po ngayon iwan po sa inyo ay hango po sa awit 34, 12-13 hanggang 14 po. Ano, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin ng Lord God. Maraming salamat, Lord. Bibigyan mo, Lord, ng pagkataon na maibahagi ko, Lord, sa kaunting Ross, Lord, ang inyong mga salita po ngayon. Nawa, Lord, sa mga makakapanood dito, Lord, ay maitanim nila sa iyong mga puso't isipan at magamit sa kanilang pangaraw-araw na buhay, Lord. Lord God, ikaw lamang tatas at dakila sa dinasa mo. Tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yes, dito po sa ano, sa awit 34:12, sino pa ang sinasabi po rito na sinong may gusto ng mahabang buhay? Siyempre, nanalayos nung natin, tayo pong lahat ay may nais ng mahabang buhay. At sinong may nais ng masaganang buhay? Lahat po tayo ay may nais ng mga masaganang buhay. Ngunit paano po natin ito makukuha? Ito po ay makukuha natin sa pamamagitan ng mga pananampalataya natin sa Panginoon at magpapasalamat natin sa mga biyaya na pinagkaloob ng ating Panginoon. Sapagkat napakasarap po ng mabuhay na masagana at mahabang buhay na kapiling natin ng Panginoon. At anuman ang natanggap natin sa ating mga buhay ay ating pong pinapasalamatan sa nagbibigay sa atin ng biyaya. Ito po ay ang bigay ng Panginoon. At dito lang po sa awit 13, dila mo ipigilan ng paghabi ng kasamaan, mga yung ating mga binabanggit sa pang-araw-araw, anuman yung mga masasama laban sa ating kapwa, laban sa ating mga taong kinagagalitan, ito po ay masama na patuloy natin na palaganapin sa ating mga buhay, sa iba't iba na naririnig ng iba kung ano sinasabi natin, nawa kung ano mga sinasabi natin makita sa ating mga sarili. Bagkus tayo ay manahimik nang hindi tayo nakaka-apekto sa iba, kaya iwasan po natin na magsalita, iwasan natin gamitin ang ating mga dila sa paggagabit ng mga masasamang salita laban sa ating kapwa. Gamitin po natin ito sa mabuti upang ito ay maitanim at makita ng iba, upang pamarisan tayo na nakikita sa atin ang ating buhay kung paano po tayo maglingkod sa Panginoon. Kaya po nawa po ito ay magamit natin sa ating mga sarili na pagbigkasin po natin sa ating mga dila ang mabuti at kalugod-lugod sa Panginoon mga salita. Dito naman po sa awit 34, 14, mabuti ang gawin at masamang layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Lahat po natin gawin ay ang layuan po natin yung mga masamang gawain. At tulad po ng kung ano po tayo, nung wala po tayo sa gawain ito bilang isang Christian, yun po yung ating na pag-isipan bilang kaitagpo ng Panginoon. Marami na po tayong mga isinakripisyong bagay na iniwasan po natin bunot lang tayo kaya tagpo ng Panginoon. Na alam po natin na ikinabuti ng ating buhay, ng ating pamilya. Subalit sa iba, tayo sila ay nangihinayang sapagkat hindi nila magawa ang ating nagawa. Kaya pa po pagsungkapan natin na makamit ang ating kapayapaan sa ating buhay. Ang tunay po na kapayapaan sa ating puso, yung tahimik tayong nabubuhay na wala tayong taong sinasagasaan. Yun po yung tunay na kapayapaan. At ang kapayapaan po ay ang kapiling natin ang Panginoon. Nawa po sa kaunting oras na nai-share ko po sa inyo ay magamit po at may natutunan po kayo sa mga pag-aralan po natin ngayong hapon. Muli po, ako nga po si Christopher Ross ng Tribes Bicol at tayo po ay manalangin na Lord God, maraming salamat po Lord sa oras na binigay mo sa akin. Nawa ang aking mga nabanggit Lord ay maging kagamitan Lord na sa iba Lord na gamitin nila ang kanilang mga dila at ang kanilang mga pusa. Kapayapaan, Lord, ng kanilang mga buhay. Lord God, ikaw lamang aming itinataas at tinadakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.